sa dami mong iniisip, yun nga, confused ka talaga. Loss. Hindi ka ba nakakaintindi ng aking pinagdadaanan? Stress na ako. Dadagdagan po pa yung stress ko. Videos that will make you wealthy and debt-free. Chinky, bakit kaya kung sino pa yung nangutang, sila pa ang galit pag sila ay siningil? Ay, bakit ba ganyan? Ay, simple lang yan. Strategy yan para hindi sila makabayan ng utang. Kaya mga friendship, sa video na ito, pag-uusapan na natin ang limang bagay na pwedeng mangyari sa'yo kapag hindi tayo nakabayad sa utang. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Maraming salamat sa pag-tune in sa channel na ito, katulad ni Aziz Tai, kay Babes Kumar Vlog, at si Mark West Avent Abesha. Maraming salamat sa pag-tune in po. Sa episode natin to, pag-uusapan natin ang limang bagay na pwede mangyari sa atin pag hindi tayo makabayad at paano natin maiiwasan to. Alam mo, ito lang reality ha. Real talk tayo. Pag tayo po ay may utang at di tayo nakakabayad, ang hirap po makatulog sa gabi. Diba? Di na makatulog, di na makakain. May tigyawat sa iyo, pati na sa isin. At sa kakaisip sa'yo. Alam mo na, kung konsyensya talaga eh, talagang nakaka-stress yan kasi gulong-gulo ang isip mo, hindi mo alam kung saan magagaling ang pera mo sa pangbayad ng utang mo, hindi mo alam kung sino magpapautang sa'yo, at ito pa, hindi mo alam hanggang na magagaling ang pera pambayad ng pagkain mo, at syempre, nag-iisip ka pa, grabe, paano ka kikita? So, ang dami pong nangyayari, kaya ang hirap po talaga makatulog. Number two, alam mo, ang negative effects pag may utang tayo, hindi tayo makakonsentrate. Hindi mo na alam talaga, confused ka, lost ka talaga. Di ba? Kung anong uunahin mo. Sa dami mong iniisip, pagbabayad, paano mangutang, paano pakikita, ayun talaga, confused ka talaga, lost. Number three, alam mo, epekto rin, ikaw ba ay nagiging irritable? Yung parang madalis ka magalit sa sobrang dami mong stress na nararamdaman, di ba? Feeling mo, kaaway mo na buong mundo. Kaaway mo na lahat ng tao pag may nangangamusta. O bakit? Galit ka agad. Alam mo, epekto po yan ha, pag kayo po ay may utang. Number four, negative effects po ay pag tayo po ay may utang. Eh, kasi gusto mo talagang magtago at wala kang freedom. In other words, feeling mo na marami yung mga tumutugi sa'yo kasi patong-patong na reward money sa ulo mo. At napapansin niyo, parang lumiliit po ang mundo po natin. Kaya nga marami po, ito lang, nakakalungkot lang na binablock yung mga kaibigan, ina-unfriend nyo sa mga social media para hindi na sila makita. May kakilala ba kayong ganun? Kung may kakilala kayo, sabi mo, yung pangalan. Ay, wag na, wag na. Number five! Oo, pag kayo po ay may utang, chances are, pag kayo ay irritable, galit ka na sa mundo. Yung feeling mo, pag sinisingil ka na, sila pang may kasalanan. Yung parang, hindi ka ba nakakaintindi ng aking pinagdadaanan? Stress na ako, dadagdagan po pa yung stress ko. Na hindi mo alam, sila ka na i-stress dahil di ka nakakabayad, kailangan din ng pera. Kaya mga friendship, ito sa mga sinabinanggit ko sa lima, ikaw ba ay nakakaramdam ng ganito? Kung kayo ay nakakaramdam, pakitype lang sa comment section. Let's be all honest, sa type nyo ramdam. Kaya nga, ito na po mga friendship, I always say to every problem, there's always a solution. O para sa mga tao nakakaramdam na po ng stress at saka hindi kayong utang, ito na yung limang solusyon para makalabas ka sa utang. Number one, focus on the solution. Imbis na ubusin natin ang oras at lakas natin sa pag-iisip ng ating problema, bakit hindi natin ubusin ang ating lakas at ating pag-iisip sa paghahanap ng solusyon? Focus on the solution, not on the problem. Ito yung gusto kong gawin mo. Ito yung gusto kong gawin mo. Magsulat ka na talaga. Sulat ha. Huwag mo lang ilalagay sa ating isip kung ano ang possible solutions that you can think of. Kung nahirapan ka, please call a friend, okay, to help you. Number two, unting-unting magbayad ng utang. Alam mo, in paying off your debt, it's not in the amount. It's in your willingness to pay. Willing ka ba talaga magbayad? Kaya kung willing ka, kunyari, may 5,000 ang utang, sabi mo sa kanya kung pwede 500 muna. Or 250 a 15 at 30. 250, 250. Mas maganda na nagbabayad ka ng utang kesa ikang sasabihin mo, tsaka na lang kita babayaran pag nabuo ko na. Does it make sense? Type make sense if it makes sense. Number three, maghanap ng extra income.
alam. O, di ba? I-educate mo yung sarili mo. Maghanap ka ng racket na pwede mong pagkakitaan. At ito lang ha, pag kumita ka sa additional income mo, hindi yan pangdagdag gastos, pangdagdag bayad utang yan. Number 4, i-monitor at magdisiplina sa pagbabayad ng utang. Alam nyo, pagka medyo nakaluwag-luwag na ng konti, minsan nagkakaroon tayo ng ano eh, parang nagre-relax po tayo na, ay hindi, may papasok pa naman pera, tsaka na lang magbabayad. Naku, pag ginawa mo yan, masisira po ang diskarte po natin. Number 5, magdasal na matapos na ang ating pagbabayad. Honestly, it takes a lot of really faith and prayers. Na prayer natin, Lord, tulungan niyo po ako na mabayaran ng aking utang na hindi na ako talagang mabuhay sa utang at financial stress para magkaroon na ako ng peace of mind. Tatandaan, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao pa rin ang gawa. Kaya mga friendships, sana naman naliwanagan kayo, lalo na kung may utang ka. Just follow these 5 simple steps. Number 1, focus on the solution, not on the problem. Number 2, pay off your debt slowly. Number 3, find extra income. Number 4, monitor and be disciplined. And number 5, pray. At para pang makatulong po sa inyo sa pagbabayad at pagmamonitor ng inyong pagbabayad ng utang, I suggest you use a planner.